Magandang hapon mga kaguro! Hello, 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 hello po sa inyo! Ngayon po, ang oras ay 5:00 ng hapon. So ito po ay nagpre-prepare na naman po tayo para sa ating hapunan. So ngayon po ay naghahanda po tayo para sa ating uulamin ngayon, para sa ating pamilya. So ito po ang aking ihanda po ngayon para sa ulam po ng aking pamilya. Ay ayan po ang buto-buto. So ang lulutuin po natin ngayon ay kaldereta para sa pamilya. So ayan po ang ating buto-buto po. Nihanda na po natin at hugas na po ito. So ipapakita ko po sa inyo ang mga sangkap or mga ingredients po na gagamitin ko po para sa pagluluto ko po ng aking kaldereta. So ito po ay sariling recipe ko lamang po. So syempre po ang ating buto-buto. Yung ating carrots at saka patatas. 5 kalamansi po. Ang bawang natin. 2 sibuyas na puti. Siyempre po, puti pa din ang gagamitin dahil mahal po ang pulang sibuyas. At ang bell pepper po, isa lamang po ang aking gagamitin. Yung toyo po, para po pang sangkutsa sa ating buto-buto. Ang ating oyster sauce. Nor liquid seasoning. Siyempre po ang ating mamasitas kaldereta powder at ang kaldereta sauce. Ang ating pantimpla po yung asin at paminta. So mayroon pa pong isa na ating kukunin po sa ref na kasama din po sa ating ingredients. Ayan po ang dairy cream. Ayan. So ayan po ang ating mga gagamitin po para po sa ating pagluluto ngayon ng ating kaldereta. So, ayan po, naipakita ko na po sa inyo ang ating gagamitin para sa pagluluto ng kaldereta. Ngayon po ay isang kutsa na po natin ang ating buto-buto. So, ilalagay na po natin ang ating 5 kalamansi dito sa ating buto-buto. So, naghugas na po tayo ng kamay bago po tayo nagsimula po sa ating pagluluto. So, ito pong kalamansi. Depende po sa inyo kung ilang kalamansi ang ilalagay ninyo. So, 5 piraso lamang po ang aking gagamitin. Dahil po ay hindi naman po marami po ang aking lulutuin.
So, mamaya po, pagka naibabad na po natin itong ating buto-buto, ay siyempre po kukuhanin natin ang mga buto po ng kalamansi dahil po mapait po yan. So, isa na lang po. So, pwede na rin pong kunin natin pagkatapos po nating mapiga yung kalamansi dito, pwede natin kukunin na po ang mga buto. So, ayan po, kukunin natin yung mga buto. So, saglit lang po, kukuha tayo ng kutsara para makuha po yung mga buto ng kalamansi. So, ayan po, kunin na po natin yung mga buto ng kalamansi. Papakiano nga po ako sa ano pa, sa ilaw, parang naka-yellow siya, ang light naka-yellow. Hindi siya, ano, paki-change nga ang yung ano, sa light. Okay na ba yan? Normal na siya, ang ilaw niyan. So, yan po, tinanggal na po natin ang mga buto ng kalamansi. Dahil po pag masama po yan sa ating niluluto ay mapait po. So yung iba po sumisiksik na sa ilalim. Buto. Ito pa. Pa. Meron pa sa ilalim. Ayan. Ayan na ba? So, ayan po. Natanggal na po natin. Naalis na po natin ang mga buto ng kalamansi. Ngayon po ay ilagay na po natin ang ating toyo. Or toyo. Po, tama na po yun. And then, lalagyan po natin ng liquid seasoning. Ayan po. At, yung ating ano naman po, lagyan natin ng mamacitas. Oyster sauce. Ayan po. So, hahaluin na po natin. So, pwede naman pong ang ilagay natin ay lemon po. Kung ano lamang po ang available, kung meron na po kayong kalamansi, kalamansi na lang. Kung may lemon kayo, lemon na lang din po. So, ibababad po natin ito ng mga 30 minutes po dahil pang oras po ay 5 o'clock. So, mga 5:30 po ay pagkatapos natin po itong mababad o masangkot sa po, ay gagawin po natin ay atin na pong pakuluan. Yung ating binabad po dito na toyo, kalamansi, liquid seasoning at saka oyster sauce
Ay, ito na rin po ang ating ipapakulo sa ating buto-buto. So, pakuluan po muna natin ang ating buto-buto after 30 minutes na pagbabad nito. So, haluin lamang po natin ng mabuti. Malusik na po. Para po, magsusuot po ay meron pa pong isang butong na iwan. Ayan. Buti nakita po natin. So, ayan po. So, ibababad po muna natin ng 30 minutes. So, after 30 minutes po ay pwede na po nating pakuluan. Gamit po itong binabad natin sa buto-buto. Sorry po, meron pa po pala akong hindi nabanggit sa inyo yung kasama sa mga sangkap o ingredients po. Yung ating liver spread po. Yan, gagamit din po tayo ng liver spread. Yung ating peanut butter. Yan, gagamit po tayo ng peanut butter para sa ating kaldereta. At ang ating green peas. Ayan po. So, ayan po yung mga gagamitin natin. Yung ating magic sarap. Ayan. So, ipapakita ko po sa inyo ulit ang ating mga gagamiting mga sangkap para sa pagluluto. Ayan po. So, ulitin ko po yung ating liver spread, peanut butter, green peas, sibuyas, bell pepper po, bawang, yung ating kalamansi kanina na naibabad na po, nailagay na po sa ating buto-buto, carrots, patatas, dairy cream, paminta, asin, kaldereta sauce at kaldereta powder. So, pwede naman pong kaldereta powder lang or kaldereta sauce. Yung liquid seasoning, oyster sauce, yung ating toyo at saka yung ating buto-buto. So, ayan po. So, naibabad na po natin ang ating buto-buto. Ayan. So, ito na po ang ating buto-buto. Nilagay na po natin sa kaserola at atin na pong pakuluan. Takpan natin to, pakuluan po natin hanggang sa konti na lang po yung kanyang sabaw o paubos na po ang kanyang sabaw. Saka po natin haunin. So, ayan po. So, hayaan lang po natin kumulo yan hanggang sa maubos ang kanyang sabaw or kaunti na lamang po ang kanyang sabaw. So, ang ginamit po natin, hindi po tayo naglalagay po pala ng tubig dito. Ang ipapakulo natin dito sa buto-buto ay yun pong binabad natin na toyo, oyster sauce, yung ating liquid seasoning, at ang kalamansi. So, lalagyan po muna pala natin ito ng paminta. So, ayan po, lalagyan na po natin siya ng paminta. Kasama po yung paminta sa pagpapakulo po dito sa ating buto-buto. So, wag pong gaanong marami dahil po ay ang ating kaldereta powder ay medyo spicy na po. So, ayan po. So, hahaluin po muna natin para po mag-ano yung paminta.
para mahalo po yung paminta na nilagay natin. So ayan po. So pakuluin po natin 'yan hanggang sa kaunting-kaunti na lamang po ang kanyang sabaw, saka natin kukunin po or haunin. Tingnan natin na ating pinakuluan. So ayan po, kumulo na po. Yan, so kaunti na lang po ang kanyang sabaw, pero pakailangan po ay kaunting-kaunti na lang po ang maiwang sabaw. At tamang-tama po na lalambot na po siya yung ating buto-buto. So, tatakpan natin ulit hanggang sa napakakaunti na lang po ang kanyang sabaw. So, tamang-tama po, lalambot po ang ating buto-buto pagka maubos na po ang kanyang sabaw o napakakaunti na lang matilang sabaw. So, habang pinakuluan po natin ang ating buto-buto, ngayon po ay igisa muna natin ang ating carrots at saka patatas. So, kuha lang po tayo ng mantika. So, wala na po palang laman yung ating bote ng mantika. Ngayon po ay lalagyan natin dito. Isasalin po natin yung mantika dito sa bote. Kasi baka may matapon po. So, ibubuka po muna natin ang kanya. Kasi baka matapon. So, ayan po. Lalagay po muna tayo ng mantika dito sa ating bote. Ayaw pong lumabas. So, diretso po muna natin dito. Lagyan po muna natin ng mantika yung ating hindi pa po pala natin na paapo yung kalan. Hindi pa natin nasindihan ng kalan. So, ayan po. Nasindihan na po. So, lalagyan na po natin ng mantika para maigisa po natin ang patatas at saka carrots. Oops. So, ayan na po. So, painitin muna natin ang mantika bago po natin lagay yung carrots at saka patatas. So, titingnan natin ulit yung ating pinakuluan. So, ayan po, paubos na po yung kanyang sabaw. Haluin natin. Oops. Po.
So, paubos na po yung sabaw. So, mga 1 minute or 2 minutes na lang po ay haunin na po natin ang buto-buto or patayin na po natin ang kalan na apoy na ating pinakuluan. So, ito po, mahinit na po yung mantika. Igisa na po natin ang ating carrots at saka patatas. So, mahin na lamang po yung apoy ha sa pag-isa ng ating patatas. At huwag pong malakas ng apoy. So, patayin na po natin ito, yung ating pinakuluang buto-buto. Ayan. So, ayan po, konting-konti na lang po yung kanyang sabaw. Haunin na po natin ang ating carrots at saka patatas. Thank you.
So, ito na po yung ating carrots at saka patatas na naigisa na po natin. Lalagay lang po natin dito. Ngayon naman po, yung mantika na ginamit natin sa pag-isa sa patatas at saka carrots ay isasalin po natin dito sa ating tasa. Yan. So, itong kawali pong ginagamit natin ay ito pa rin po ang ating gagamitin sa pag-isa. So, hindi po mantika ang gagamitin natin sa pag-isa ng baboy at ng iba pang sangkap ng bawang sibuyas. Ang gagamitin po natin ay ang ating dairy cream. Yan po. So, kukunin lang po natin ang ating dairy cream. Ayan po. Lalagay na po natin dito. So, kailangan lamang po ay mahina ang apoy. So, patutunawin lang po natin yung ating dairy cream. Pag natunaw na po lahat, ay igisa na po natin ang bawang sibuyas at saka po natin lalagay ang ating buto-buto. Ayan po, ulitin ko po, dairy cream ang ating kinagamit sa pag-isa ng bawang sibuyas at saka yung ating buto-buto. So, malapit na pong matunaw ang ating dairy cream. Ayan po, tunaw na po. Lalagay na po natin ang ating bawang. Iisa na po natin. So, lalagay na po natin ang ating bawang. Susunod naman po natin ang ating sibuyas. Hinggit ko ang ating kawali. Ayusin po muna natin.
Ayan po muna natin medyo maluto ang ating sibuyas. Okay, ngayon po ay ilalagay na po natin ang ating buto-buto. Ayan po yung kanyang kaunti na pirang sabaw. Nakaka-kaunti na lang po. Tutukunin po natin yan. At ilalagay natin dito. Ayan po. So, mamaya po, yan po, lalagyan natin siya ng tubig. Yan, para makuha po natin yung dumikit na kaunting sabaw. Para po mamaya po. Takpan po muna natin saglit lamang po at saka po natin lalagyan po ng tubig para sa sabaw. Ayan po. So, lalagyan na po natin siya ng tubig. So, ito po yung gagamitin natin, yung pinakulo ko po kaninang buto-buto, yung dito sa kaserola. Nilagyan ko po siya ng tubig, so kaya yan po yung kanyang kulay. Kasi po may dumikit po ng mga konting sabaw para makuha po natin yung ano niya. Ayan po, lalagyan na po natin ng sabaw o tubig. So, pakuluin po natin ng mga 30 minutes para tamang-tama po ay malambot na po ang ating buto-buto.
So, palakasan po natin yung apoy. Kasi mahina lamang po kanina nung nag-isa po tayo sa ating bawang at sibuyas. Dahil po masusunog po dahil ang ating ginamit po ay dairy cream sa pag-isa. So, ayan po. Hayaan po natin siyang kumulo ng 30 minutes. Ilagay na natin ang green peas. Tinanggalan na po natin ito ng yung sabaw ng green peas sa loob ng lata. Tinanggal po natin. At yung laman lamang po yung ating nilagay. Takpan po natin ulit. Ayan po. Ayusin lamang po natin. Ayan. So, takpan po natin ulit. Ngayon ay ilagay na po natin ang patatas at saka carrots. So dahil naigisa na po yung patatas at saka carrots, so madali na lang po siyang maluto dahil naigisa naman na po siya. At ilagay naman po natin ang ating liver spread. Ayan po. At ang ating isang kutsarat kalahati na peanut butter. So, ayan pong matak. So, ayan na po yung ating peanut butter. So, isa't kalahating kutsara po ito. Ayan po. So, haluin lang po natin. Haluin lang po natin ng mabuti para mahalo ng mabuti yung ilagay nating liver spread at saka yung peanut butter. So, pakuluin po natin. Takpan po natin ulit.
So, ayan po. So, ayan po. Tikman po natin. So, hindi pa po natin siya nalagyan ng asin. Dahil po ay, kanina ay, nilagyan po natin na ng toyo. So, tikman po natin kung ito po ba ay tama na po ng sabaw. O, tama na po ba ang timpla. So, kailangan ba pong lagyan ng asin? Pero masarap na po. Sarap-sarap na. So, lagyan natin ng asin. Kunti pa. So, ayan po. At ilagay na, lagay na rin po natin ang ating magic sarap. Kunti lamang po. So, ayan po. At yung ating bell pepper. Lagay na po natin ang ating bell pepper. Ang huli po ay ilagay po ang caldereta powder at saka yung caldereta sauce. So, yung caldereta powder po ay hindi po natin tubusin dahil po ay maglagay din naman po tayo ng caldereta sauce. At medyo spicy din po ito kasing caldereta powder. Kaya hindi na po natin tubusin. Lalagyan naman po natin dito ng konti. Ayan po. At ngayon po ay ilagay natin ang caldereta sauce. Sisimutin po natin. Ayan. Haluin natin. Thank you.
haluin pa natin ulit dahil po medyo hindi pa po ganun nahalo ang sauce. So, ito na po ang ating nilutong kalderetang buto-buto. So, ito po yung aming uulamin ngayon. At syempre po, huwag nating kalimutan ang magbigay, mag-share po sa ating kapatid. So, syempre po, bibigyan po natin ang ating ate. Presenting, presenting po our finished product, ang ating kaldereta. Kalderetang buto-buto, ayan po. Ayan po ang ating kaldereta. So, gusto nyo pong kumain? Pwede pong pumunta po kayo dito kung alam po ang ninyo ang aming bahay. So, tara na po! Kain na! Hapunan na! At oras na pong tawagin ang ating hubby, ang ating asawa at ang ating anak. At bago po tayo kakain ay magbigay po muna tayo sa aking Ate Edna. So hanggang dito na lamang po ang aking pagluluto, ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa panunood. Maraming maraming salamat din po sa nag-subscribe sa aking channel. Nag-share po. At sana po paki-like, share, and subscribe po sa aking channel. Mga kaguro ko po. Juni Laves po. Geneva Laves po ang aking channel. Maraming maraming salamat po. And magandang gabi po sa inyong lahat.